God. Narito tayo dahil yung sabi ng Panginoon na ayaw natin ipagpaliban ang pagtitipon. Yamang nakikita natin na malapit na ang araw ng kanyang pagbabalik. So, we would like to be speaking about developing a personal relationship with God. I believe na bawat isa sa atin, we don't just have personal relations with our brother or sister or with our family. We need to have more than ever a relationship with Jesus Christ sa ating buhay. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Because I believe that we are the bride of Jesus Christ. And as a bride, He is our bridegroom. Amen. As a whole, ang church po ay nobya ni Kristo. At tayong bilang nobya ni Kristo, kailangan po natin ma-develop yung ating pagmamahal sa Kanya. Dahil ang iglesia ay pakakasalan ni Kristo. The Bible said, let us rejoice and be glad, for the marriage of the Lamb is come, and His wife had made herself ready. So tayo po lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. At isang araw kukunin tayo ng Panginoon. But first, before Jesus takes us home in glory, we need to have an intimate relationship with Him. Hindi lang basta relationship, mga kapatid, kundi isang intimate, meaning to say heart to heart. Amen. Walang pag-iimbot, walang reservation, bigay na bigay. Amen. We are willing to surrender everything to God. Ang ating buhay, ang ating pinabukasan, lahat ng problema siya, ang takbuhan mo. Sapagkat sabi ni Jesus, for without me, you can do nothing. Amen. Kung wala siya, wala tayong magagawa. We cannot rely on our own selves. Tayo'y mahina lamang, kayong tao, marupok, nagkakamali, pero ang Diyos kailanman, mga kapatid. Amen. Hindi nanghihina, hindi nagpapabaya ang Panginoon. He's always there and He's a very present help in times of trouble. So God bless you, mga kapatid. Let us read our scripture for this morning. This is a familiar verse in Revelation 3, kung saan ang Panginoon ay kumakatok sa ating puso. Amen. Sabi po rito, Revelation 3, 20-21. Jesus speaking to the church, to you as an individual, behold, I stand at the door. Ako'y nakatayo at kumakatok. And knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Kung sino man daw ang magbubukas ng pintuan, amen, ang kanyang puso, ako ay papasok sa kanya at, amen, hahapon kasama siya. Amen. Praise God. To him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne. Sila raw na magtatagumpay. Anong pagtatagumpay natin? Mga problema, mga pagsubok. Anong gagawin ni Lord? Pag nagtagumpay ka, pahihintulutan kang umubo katabi niya sa kanyang trono. Wow! Praise the Lord. Even as I also overcame, kung paano ang urinay ng tagumpay, sabi ni Jesus, and I am set down with my Father in His throne. Na kung ngayon ay nakupo sa upuan ng aking Ama sa kanyang trono. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah! As we approach this sacred this word that we have heard, Lord Jesus, may you open our hearts and our mind and our understanding that we may receive from you this morning. Lord, cleanse us from all unrighteousness, Father, and remove any hindrances, Lord God, that we may be able to fill you and be filled with your Holy Spirit, Lord, this morning. Na aming maunawa, paano kami, Panginoon, higit pa na mapalapit sa iyo, Panginoon. Kung paano higit ka pa namin mapaglingkuran, higit ka pa namin mapaluguran, Panginoon. And that's our desire, Lord, for a true Christian has no desire but to please you, O Lord, and to follow and obey your word, because you said, if you love me, obey my commandments. Help us this morning, Lord God, as we come to you, Lord God. You know our problems, you know our needs, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang mag-supply ng bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Saan man sila naroon, we know there is no distance in prayer. Lord God, mahaba ang iyong kamay, Lord God. At sabi mo, langit ang iyong trono at ang lupa'y tungtungan lamang ng iyong mga paa. Lord, you cover all the earth. You are omnipresent, you are omnipotent. You are all-powerful, Lord. You are infinite and you know our minds, you know, Lord God, ang kaibuturan ng aming mga puso sa umagang ito. Alam mo, Panginoon, na kami na uuhaw sa iyo, sa iyong salita,
Nawa punuhan mo, Panginoon. Supply, Lord God. Fill our hearts with joy. Fill our hearts with hope and faith this morning that we may grant, you may grant us, Lord God, your mercy and favor as we ask all these things for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. You may be seated. Kayo mga nandito sa umaga nito. Alam natin na tayo ay nasa GCQ pa rin, General Community Quarantine. And we're only allowed 10 people. So I believe we are abiding by the law because the Bible said we must respect the government and give unto Caesar what is due unto Caesar and give also unto God what is due unto God. Ang pagpupuri, paglilingkod, pagsamba ay hindi namin pwede kalisin bilang Christian. Bahagi na ito ng ating buhay. That's why this is our topic this morning, to develop a more intimate personal relationship with Jesus Christ. Sino po bang gusto mapalapit pa sa Panginoon? At higit pa madama ang kanyang presensya sa kanyang buhay? So this is what we want to speak on this morning. Because I believe na marami ngayon ang nanlalamig. Amen. Ang ating panahon, this is a lukewarm age dahil sa problema, dahil sa kakulangan ng sapat na pagkain, ayuda, at iba pa mula sa tao. Maraming tao ngayon ang, praise God, na di-discourage. Don't be discouraged, sabi ni Jesus. Amen. Palagi niyang sinasabi, fear not, little flock, for it is your Father's goodwill to give you the kingdom. Huwag kayong matakot, sabi ni Jesus. If you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, and I go and prepare a place for you so that where I am, there you may be also. So gusto ko pong pansinin ninyo, itong tinatawag na personal relationship. So pag sinabi natin personal relationship, it has to be something that is intimate. Hindi lamang kilala mo si Lord, nabasa mo sa Biblia, but it has to be a closer walk with Jesus Christ. A closer, what we call fellowship. So, ano ba talaga ang ibig sabihin? The question now is, what does it mean to have a personal relationship with God? Okay, sasagutin po natin yan. Number one po mga kapatid, a personal relationship with God is just like a personal relationship with anyone else. Probably your husband, your wife, your mother, your parents. So it is about fellowship. It is about love and trust between you and him. So, a personal relationship pala, may kahalong fellowship. See, may kahalong na personal communication. You pray to God, you talk to God, amen, in times of need. And bago ka gumising o bago ka magtrabaho, kinakausap ng Panginoon, tulungan mo po ako, Lord. So, it's a love, a mutual love between you and God. Mahal mo siya, mahal ka rin niya. Kaya po, walang posible. Pagka mutual ang pag-ibig, all things are possible. Hindi pagkakait ni Lord sa iyo anong mga pangangailangan mo because He loves you and you love Him. So, praise God, everything will work out for your own good because you love the Lord. And it also must include a mutual trust, pagtitiwala sa Panginoon. Hindi mo pwede sabihin na mahal mo ang Diyos pero wala kang tiwala sa Diyos. See? Hindi mo pwede sabihin you are in a personal relationship with somebody but you don't trust that somebody. Di ba? So, trust is very important. So, God wants you to trust Him. Magtiwala ka sa Kanya, acknowledge Him in your life. So, that is what God wants you to do. First of all, the Bible said in Matthew 22:37, Jesus said, thou shalt love the Lord God with all thy heart, buong puso, and with all thy soul, and with all thy mind. Ayan, para magkaroon ka ng personal relationship sa Panginoon, kailangan ibigin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwan. Amen. So that's the first commandment, mga kapatid. Why? Because we need to acknowledge Him. Hindi tayo magubuhay kung wala ang Panginoon. Utang natin ang ating buhay sa Kanya. Yung pagising mo lang sa umaga, mapalad ka na maraming tao binagumot, hindi na nagising sa umaga. Amen. Yung hininga mo, yung tibok ng iyong
ating puso, everything, we owe them all to God. Hallelujah. So it is much more than just going to church or even reading our Bible. A personal relationship with Christ is not just to read the Bible or to go to church. Maganda yan. Hindi masama yan. Pero praise God, maraming tao ang nakakaalam ng Biblia pero hindi nila kilala yung author ng Biblia. Amen. Kailangan yung author ng Biblia ang manahan sa iyo. Amen. The author, which is God Himself, has to come inside of you. Amen. Praise God. You might have known about God all your life through church and your Christian community, but knowing Him on an intimate level is different. Ito po ang sabi na nating messenger sa mensaheng perseverance. Sabi niya rito, listen, many people take the Bible and understand it. Maraming tao nakakaunawan sa Biblia. Intellectually perfect, but that's not it. Kahit maintindihan mo ang Biblia, intellectually, hindi pa daw yan ang tunay na relasyon sa Diyos. That's not what we're talking about. No matter how well you can explain the Bible, no matter if you explain it, you have got to meet the author of it personally. Kailangan makilala mo siya personal. Kailangan makatakbo mo siya, just like Moses, amen, meeting that pillar. Hindi lang Diyos na hindi mo kilala, tumatawag ka sa Diyos na hindi mo kilala o nakikita. It has to be something real, amen. Sabi niya rito, you've got to meet Him personally. Then that is what brings faith, for the author lives in you after you are born of Him. So kailangan pala may mangyari. Ma-born again ka. Merong mabago sa iyo. Mawala yung mga cares of this world. Mawala yung mga alalahanin sa mundo ito. Bagkus ang puso mo ay talagang reserved na reserved lang para sa Panginoon. And you want Him to direct you, to lead you, everything nire-rely mo sa Panginoon. Amen. Sabi pa ng quotation, Moses met the author. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And I remember my promises. And I've come to send you, amen. I'm sending you to deliver them. Ganun pala mga kapatid ang tunay na relasyon sa Diyos. Yung ma-feel mo ang kanyang presensya sa buhay mo. It's not just thinking or understanding or reading the Bible. It has to be a personal indwelling of the Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Sabi niya, I will come to you, even in you, until the end of the world. So, plano ng Diyos na manahan sa iyo para siya maghari sa ating buhay. He wants to fill you, to rule your life, to be your Lord, and to be your Savior. Yung po ang gusto ng Panginoon. So, to have a personal relation with God, kailangan pala isurrender mo sa Kanya lahat ng buhay. Kasi He cannot be your Lord unless na lahat ng bagay, lahat ng problema, lahat ng iniisip mo ay maitsugo mo sa Kanya. And He will take care of everything. Hindi mo na problema lahat ng bagay. Dahil sabi ng Biblia, seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. Idarata na lang po ng Panginoon ang lahat ng ito. God bless you. Amen. So, tuloy natin mga kapatid. Ano po ang sabi dito sa ating notes? A personal relationship with God means to know Him and to be Him. Amen. Hindi lang pala siya kilala mo, kundi ikaw kilala ka niya. Amen. You know each other. Alam niyo ba na kilala ka na ng Diyos bago ka pa ipanganak? Before you were even born on this earth, God knew you. God elected you. He wrote your name in the Lamb's Book of Life. And sabi ng Bible, all that He has for you, He has called. And all that He has called, He has justified. And all that He has justified, He has glorified. See, God knew you
Bilang na niya ang lahat ng buhok sa ulo eh. Sabi ng Bible, God knows the number of your hair. See? And the Bible said, isinulat niya ang iyong pangalan sa kanyang palad, so hindi ka niya kailanman makakalimutan. So, how about you? How well do you know God? Gaano mo siya kakilala? Since kilala ka ng Panginoon, amen, I believe we must also know Him well. Praise God. He is our Creator. He is your Savior. And He is your Master. Before you can have a personal relationship with somebody, kailangan kilalanin mo muna siya, di ko ba? Kung hindi mo kilala ng tao, mahirap magtiwala. Pero pag kilala mo na siya, then you understand His life, you understand His will, you understand everything about Him or her. Kaya sabi ko rito mga kapatid, let's realize things first that Jesus has done for you. Alamin mo muna kung ano ang ginawa ni Jesus para sa'yo. Unang-una, Jesus died in our place to pay the penalty for our sin. Pinanganak po tayo makasalanan. The Bible said, we were all born sinners. Amen. For none is righteous. Sabi ng Bible, for all have sinned and fell short of the kingdom of God. And Jesus came to die at the cross to forgive you. Amen. To take upon Himself the sins of the world. 1 Peter 3:18. Ito po ang sabi, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. So namatay ang Diyos para sa iyo. You must realize na tayo lahat ay pinanganak na makasalanan. We are doomed to hell. See, the Bible said we were born in sin, shape, and iniquity come to this world speaking lies, and we are all hopeless. But thanks be to God na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Praise be to Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, His own body, amen, to die at the cross, that whosoever would believe in Him should not perish, but have everlasting life. May regalo pa siya na buhay na walang hanggan para sa atin. Glory to God, mga kapatid. We must realize that first in order for you to love Him. Amen. What else? He has a commitment to you. Committed sa iyo ang Panginoon. Di ba sa mga magsisihirog, they make a commitment to each other when they are married. They make a vow, di ba? The husband and wife, they say, to love, to cherish, till death do us part, in sickness or in health, for richer or poorer. So Jesus is also committed to you. John 1:12, ano pong sabi? But as many as received Him, to them He gave the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So kapag ikaw pala ay tumanggap kay Kristo, pagkakabibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Praise God. Amen. Ito pa sa 1 John 5:13. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Wow, may buhay na walang hanggan pala tayo kapag tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus Kristo. So, napakaraming pribilehiyo, mga kapatid. Wala kalugian sa paglilingkod sa Panginoon. Can we say amen? Amen. Tayong lahat ay, praise God, binigyan ng karapatan. Mamatay ka man sa mundong ito, God will resurrect you. Just like Lazarus, just like Jesus promised, I am the resurrection and the life. He that believed on me, though he were dead, yet he shall live again. So, yan po ang pangako sa atin ng Panginoon. And also, God has forgiven all your sins, past, present, and future. Kapag na kay Kristo ka, amen, nandoon ang kanyang dugo, His blood cleanses you, amen, from all unrighteousness, the Bible said. Kaya kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay. Look at Colossians 2:13. Hanggang 14, sabi nito, and you, tayo yun, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh,
He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses. Pag tinanggap mo si Jesus, lahat ng kasalanan mo, patawad na. Dahil sabi ng Bible, magsisi ka lang sa Panginoon. He is just and faithful to forgive you of your sins. Amen. Repent. Sabi ng Bible, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yes. I believe meron tayong sa sister dito na magpapabaptize. Amen. So, ginamit si Sister Rose para i-share sa kanya ang mensahe. So, kahit mga sister, amen, pwede kayo mag-testify, makakapagdala kayo ng kaluluwa sa Panginoon. See, hindi lang pastor, hindi lang five-fold ministry. So, God bless you, sister. Because we'll have a water baptism service after this. Amen. Sabi dito, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and He has taken it out of the way, having nailed it at the cross. Lahat ng kasalanan natin pala, ipinako na ng Panginoon doon sa cross na yun. Kasama nyo na nabayubay. Amen. Sabi ng Bible, He was wounded for our transgression. He was bruised for your iniquities. He was chastised for our chastisement. Sabi ng, for our peace. And by His stripes, we are healed. Sa latay ni Jesus, pinagaling ka na niya. Hallelujah! Sa latay ni Jesus, pinatawad ka na niya. Amen! Iligtas ka. Glory to God. So, how much more na kailangan nating mahalin siya? Dahil una siya nagmahal sa atin. Amen. The songs goes to say, I love Him because He first loved me. Glory to God. That would make you love Jesus Christ more and more. And also God, when once you receive Him, He promised to never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan man. Do you believe that? Ano man mangyari? Magkaroon na lang na quarantine, lockdown, COVID, whatever you've got. Ano bang mga sanot yan? Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hebrews 13:5. Sino paniniwalaan mo? Yung news o ang Panginoon? Amen. Kumapit tayo sa pangangong ni Lord. Heaven and earth shall pass away, but His word will never pass away. God also has given you His Spirit to enable you to live. Yan po ang sabi ng Bible, live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So, kailangan natin ang Espiritu Santo ng Panginoon. Without the Holy Spirit of God, of Jesus, you are none of His. So, para higit mong maunawaan ang kanyang salita, you must have the Holy Spirit. You must receive the Holy Spirit. For the letter killeth, but it's the Spirit that giveth life. Amen. Hindi mo maunawaan ang Biblia kung wala kang banal na Espiritu Santo. Okay, tuloy natin. What is personal relationship with God? So, alam niyo ba that we were created for relationship with God? In fact, it is our primary purpose in life. Nilikha ng Diyos ang tao para sambahin siya. Nilikha niya ang mga anghel para sambahin siya. See, it's His purpose that we must live and move and have our being in Christ. Nakasulat, Acts 17:28, for in Him we live and move and have our being. Ayan. Kaya ka pala gumagalaw, namumuhay, at humihinga dahil sa Hallelujah. A certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. Tayo ay mga bunga ng Panginoon. Tayo ay mga creation ng Panginoon. Di ba? Nagpahinga ang Diyos nung last day gawin niya ang tao. Di ba? On the sixth day, praise God, He created man and He saw, sabi niya, everything was good, and then on the seventh day, He rested. Hallelujah. Nakontento ang Diyos nung likay niyang tao para may magbuka ng lupa. Mayroong mag-dress ng kanyang garden and everything. So, yan po ang purpose natin. And in Romans 14, 7 to 9, pakinggan niyo, sabi nito. Verse 7, Romans 14, for none of us liveth to himself,
and no man died to himself. Ang tao raw, walang tao na namumuhay sa kanyang sarili lamang. O namamatay siya sa kanyang sarili lamang. For whether we live unto the Lord. Amen. Hindi tayo makakaligtas. Haharap tayo sa kanya balang araw. Magsusulit tayo sa ating mga ginawa. But praise be to God. Hindi ka na magsusulit dahil si Kristo na, pag tinanggap mo siya, He has already paid your debts. So whether we live or die, we live unto the Lord. We are the Lord. Sabi nito, mamatay, mabuhay, sa Panginoon tayo. For to this end, Christ both died and rose and revived that He might be Lord both of the dead and living. Ayan mga kapatid, lahat ng tao magsusulit aharap sa Panginoon. So you don't have to be judged at the white throne judgment. Dito pala, katulad mo ng sarili mo, Lord, ako'y makasalanan. Maawa ka sa akin. Lord, have mercy. I accept myself a sinner and I need your mercy and grace. Dito pala, pag napatawad ka ng Panginoon, humingi ka ng biyaya, hindi ka nahaharapan. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Glory to Jesus. Glory to God. Yan ang pangako ng Biblia, mga kapatid. Kaya wala ka nang alalahanin pa. Hallelujah. Ang tunay na Kristiyano, you don't worry, you don't fear hell, you don't fear sickness, because why? Every promise of the Bible is yours. Every promise in the Scripture is mine and yours. Amen. Pangako ng Diyos, commitment niya sa atin. Sabi niya, believe, if you abide in me and my word abide in you, you can ask what you will and it shall be given unto you. Amen. So, kilala tayo ng Panginoon. The Bible speaks about Psalms 139, 13 to 18. God knows you well. Ito, si David. Kanyang sinulat kung paano, gaano kakakilala ng Panginoon. Ito sabi ni David sa Diyos. Verse 13, for thou hast possessed my reins. Thou hast covered me in my mother's womb. Nasa sinapupunan ka palang ng kyan ng nanay mo ay nandun ang Diyos. Inanyuhan ka. Sabi ni David, I will praise thee. For I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. My substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Amen. Verse 16, thine eyes did see my substance. Hindi ka pa nabubuo. Nakita na ng Panginoon, ng nanay mo at tatay mo, magmimit sila para mabuo ka. Praise the Lord. God knows everything about you. Yet being unperfect, and in thy book, all my members were written. Sa kanyang aklat, nakasulat na pala ang lahat patungkol sa iyo. Which, in continuance, were fashioned when as yet there was none of them. 17, how precious are thy thoughts unto me. Napakahalaga ng mga pag-iisip mo para sa akin. O Diyos, how great is the sum of them. If I should count them, they are more in number than the sand. When I awake, I am still with thee. Glory to God. Yung po mga kapatid, ang sinabi ni David sa Panginoon. Kahit saan ako magpunta, nandun ka, Lord. Pag-isip ko, nandyan ka. Pagtulog ko, binabantayan mo ko. See, praise God, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Walang anumang na sakuna na dadating sa iyo. Sabi ng Panginoon, aking mga anghel, babantayan kayo, the angels of the Lord encamped around those that fear Him. So, what is your problem this morning? If you are a child of God, all the powers in heaven are behind you. Yes, sir. And God has given you the authority to cast out devils in His name, to lay hands on the sick, and they shall recover. These signs shall follow them that believe. Sabi ni Lord, di ba? If you believe in me, see, you can cast out devils. Ano ba mga devils niyan? Mga takot, worry, karamdaman, see? Everything can be cast out under the authority of the name of Jesus. Amen. So, ang tanong ngayon, what must I do to have a
personal relationship with God. Pastor, anong gagawin ko para lalo akong mapalapit sa Panginoon? Yamang kilala ko ng Diyos. Yamang kilala pala ako ng Diyos. Amen. Number one, mga kapatid, be willing to trust Him with your heart and learn how to depend on God. Una-una, kailangan umasa ka sa Kanya, magtiwala ka. Napaka-importante ang trust. Because if you don't trust God, see, paano sabi ng Bible, kailangan may faith ka sa Panginoon. Because in Hebrews 11:6, but without faith or trust in God, it is impossible to please Him. Hindi mo mapapalugtan ng Diyos kung wala kang faith sa Kanya o trust sa Kanya. Sino may tiwala sa Diyos? O mga ganito, you believe in Him. See, for he that cometh to God must believe that He is God, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Rewarder siya. Amen. Kanya, gagatimpalaan ka kung siya ay hahanapin mo. If you seek me with all your heart, sabi ng Panginoon, you will find me. Praise the Lord. What else? Ito pa sa Proverbs 3:5-6. Importante talaga yung trust. Sabi dito, trust in the Lord with all thine heart. Amen. And lean not unto thine own understanding. Huwag kang umasa sa sarili mong haka, umunawa, na kaya ko to, may trabaho ako, may ipon ako. Amen. So, huwag kang magtiwala sa sarili mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Sapagkat kailanman, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen. Kaya nga niyang pakainin yung 5,000. Diba? Out of 2 fish and 5 bread. Diba? Sabi roon, see, kaya niyang pakainin mga ibon na hindi sila nagtatrabaho. Sabi niya, pinapakain ko, kayong pakayaan ng mga anak ko. E sabi niya, huwag kayo patakot, huwag kayo mag-isip kung anong kakainin ko, daramitin ko, inumin ko. Alam ng Diyos lahat ng iyong nakailangan mo yan. Glory, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. So don't rely on your own understanding. Verse 6, in all thy ways, sa lahat ng iyong pamabaraan, acknowledge Him. Ano bang ibig sabihin acknowledge? Pasalamatan mo siya. Appreciate Him. And what? He shall direct thy paths. Gagabayan niya ang iyong mga lakad. Amen. Napakalinaw ng Bible, mga kapatid. That's why, read the Bible. Napakasarap magbasa ng mga pangako ng Panginoon. These are yours. These are precious jewels. Mga golden nuggets ito. Higit pa ito sa ginto, mga kapatid, na magpapalakas sa iyo. Realize first that you need God. Kung hindi mo kailangan ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng relasyon sa Kanya. See? Having a personal relationship with God begins at the very moment when you realize that you need Him. See? Kailangan kita, Panginoon, sa buhay ko. Kasi, kung kaya mo ang buhay na ito, hindi ka nalalapit sa Diyos. Pero hindi mo kaya, kapatid. See? Tayo yung limitado. Tayo yung mahina. See? Man is like the grass na mamaya ay verde. Kinabukasan ay tuyo na. Amen. Philippians 4:13. Kay Kristo tayo humuhugot ng lakas. Sabi ni Pablo, I can do all things through me? No. Through my knowledge? No. Through Christ which strengthened me. Hallelujah. Siya pala ang ugat ng ating kalakasan. Kay Kristo lamang, mga kapatid, makakatanggap tayo ng victory, makakatanggap tayo ng hope, every good thing. He is the giver of all good gifts, mga kapatid. So, what does trusting in God mean? First, it is depending on God for your daily need and protection. So, talagang natitiwala ka, umaasa ka sa Kanya sa lahat ng pangangailangan mo. You pray to God. See, huwag kang umasa sa tao. Ang Diyos ang gagamit ng tao. First, approach God. God is able to use people. He can even use the crow to feed Elijah. Biruin mo, 3.5 years, Elijah was fed by a crow.
Hallelujah. Di ba? So, kung alam niyo simple sa Diyos, mga kapatid, He can open the Red Sea. Nung walang madaanan ng mga anak ng Israel sa kanilang Exodus, binuksan ng Diyos ang dagat. See? Praise God. All things are possible for God and to them that believe on Him. See? Trusting in God means praying and asking Him for guidance before making any decision in life. Huwag tayo padalos-dalos. Amen. Kaya tayo nahuhulog sa bitag dahil minsan padalos-dalos tayo. Di tayo nagkukonsult kay Lord. Diba? Kung kayo'y may plano mag-asawa, i-consult mo kay Lord. Baka bitag yung pinasok mo at mahirap lang. Mahirap hindi ino-honor ang divorce sa Biblia, mga kapatid. See, till death do us part ang kasal. So, ganun din. Sa trabaho, abroad pa ako, dito lang po. So, everything, we must seek God in prayer. Amen. And pangatlo, it is asking God of day before leaving for work or doing our daily tasks or routine. Si bago ka pa magtrabaho, Lord, mag-pray ka na, Lord, bigyan mo ako ng lakas. Sa harap na ito, layo mo ako sa tukso. Sama-sama, Panginoon. Diba? Give us our daily bread. So, kailangan may daily communion tayo with the Lord. Huwag mo palampasin ang isang araw na hindi ka man lang nakipag-usap sa Panginoon. Sabi nga ng Bible, doon ka sa closet, magsarado ka, at mag-pray ka, iluhon mo kay Lord lahat ng pangailangan mo, and then God will bless you in public. See, hayag-hayagan ka, i-bless ni Lord. See? Kaya po, ito po ay napaka-importante. Fellowship, relationship with God, see, begins by trusting Him, by depending on Him. See, ang Diyos hindi kanya papahiyain kapag nagtiwala ka sa Kanya. Parang anak yan, di ba? Yung baby mo nagtiwala sa iyo na ikaw ang magsusupply ng kanyang gatas, magpapaaral, see, lahat. See, that's our obligation as parents. Ang masurang Diyos. Sabi niya, kung kayo ng mga tao, mga masasamang tao, kaya niyo magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak niyo, ako pa kaya? Sabi niya, pag ang anak niyo humingi ng tinapay, bibigyan niyo ba yung bato? Hindi. Pag ang anak niyo humingi ng isla, bibigyan niyo ba ng ahas? No. Sabi niya, ako ang anyang ama niyo na higit pa na nagbibigay ng mabubuting bagay sa lahat ng umaasa sa akin. So kaya trust in Him. That's the first approach. Ito lang ang sabi ni David. He proclaimed his relationship with God. Ang sabi ni David, the Lord is my rock and my fortress. Hallelujah. Siya ang aking bato at palatandaan. Amen. And He's my deliverer. Hallelujah. My God, my strength, in whom I will trust. Nabanggit na naman ang trust. My buckler and the horn of my salvation and my high tower. Glory to God. Yan po ang sabi ni David. Ganyan ang Panginoon sa buhay niya. Siya ang tagapagligtas ng ating kapatid na si David. Hallelujah. See? At pangalawa mga kapatid, aside from trusting, admit that you are a sinner. And in faith, receive the grace and mercy of our Lord Jesus Christ as our Savior. See, hindi tayo makakalapit kay Lord kung marumi tayo. See, you cannot come in front of a holy God na kung saan sinabi niya, be ye holy. As your Father in heaven is holy, be therefore perfect. So how can we be perfect? First, by repenting of our sins. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at lumapit tayo sa Panginoon na humihingi ng biyaya. Ephesians 2:8 and 9, anong sabi nito? Sa biyaya tayo ay naliligtas. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Hindi sa gawa tayo naliligtas. Hindi sa kabutihan mo, galing mo. See, hindi po. Biyaya ng Diyos ang nagliligtas sa atin. Kaya makikita natin dito, we have to go through the basics. Ano po ba ang proper way na paglapit sa Panginoon? Ito po sa Acts 2:38. Lagi po natin binabanggit. Acts 2:38. Hallelujah. Praise the Lord.
Sabi dito, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Yan pong sinabi ni Pedro. The first time that the Holy Spirit came on the day of Pentecost, yan pong pinaaral ni Pedro. Sabi ng mga tao, repent, number one, pagsisisi. Huwag nang babalikan yung mga dating gawa na masasama. And then pangalawa, be baptized. Every one of you in the name of Jesus Christ. Magpabautismo kayo, bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Jesus Cristo. For what? For the remission of sins. Para sa kapatawaran ng mga kasalanan, kailangan niya magsisi at mabautismohan. Kaya po, yan ang ating pong gagawin mamaya. Amen. There's going to be a baptism service. Amen. Because we want to obey the Word of God. At hindi lang yun, mayroon pang dagdag na benepisyo. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Mayroon pang regalo o kaloob na Espiritu Santo, Panginoon, pananahanan ka ng Diyos kapag nagawa mong bagay na ito. So kaya I believe, mga kapatid, ito yung internal prescription na sinasabi ni Brother Branham. Bawat Kristiyano kailangan dumaan dito. Sabi ng iba, kailangan ko mag-bautismohan? Yes. That's a requirement. Even Jesus was baptized. Panginoon nga, binautismohan. Tayo pa kaya? Di ba? Amen. Praise God. Si Cornelius, sabi, nakatanggap na sila ng Holy Spirit. Sabi ni Pedro, yan bang nakatanggap na kayo ng Espiritu Santo? Sino makakapigil sa amin para bautismohan kayo sa tubig? So, kailangan mong dalawa ang bautismo. Two baptism. Jesus said, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, hindi tayo makakapasok sa karihan ng Diyos. Amen. And I'm sure. Kung hindi tayo magsisisi dahil pinaganap tayo mga kasalanan, amen, we have to repent. And then, be baptized in the name of Jesus Christ and in the Father, Son, Holy Ghost. Because Father is not a name. Son is not a name. And Holy Ghost is not a name. What's the name of the Lord? Lord, capital A. And the name of the Son is Jesus. And the name of the Holy Ghost is Christ, the Anointed One. So, ang tunay na bautismo ng Kristiyano sa Biblia, in the name of the Lord Jesus Christ. Because there's no other name given unto man on earth whereby we must be saved, but that name alone. Amen. Glory to Jesus. So now, how can we cultivate, paano natin ma-improve ang ating relasyon sa Panginoon? Ito po, mga kapatid. First thing to do is, you must give your heart to God. Surrender your heart. And make Him your sovereign in your life. Siya ang unang dapat sa lahat. First priority ng Panginoon. Diba? The Bible said, love God with all your heart. Brother Brandon said, He deserves the first place. God does not deserve the second place or the third place. God should be first place in our lives. Amen. Number two, secondly, you must pray to Him regularly and commune with His Holy Spirit for wisdom. So wala tayong kakayahan na pangunahan ng ating sarili. The Bible said, when you receive the Holy Ghost, He will teach you all things. He will guide you into all truths. And He will show you things to come. So, kailangan, amen, matanggap mo ang Espiritu ng Panginoon. Because without the Spirit of Christ, you are none of His. Yan ang selyo ng Kristiyano. Kaya po, binigay ni Lord sa atin yan. That's the promise, sabi niya. For His promise is unto you and your children, and to them, sabi ng Panginoon, to them that God shall call. Saan man, nadako, lahat tayo pinangakuan ng Espiritu ng Panginoon. If you want to receive it. Thirdly, we must read God's Word. Magbasa tayo ng Biblia, ng mensahe, fellowship on the truth. Kagaya nito, makipag-fellowship tayo, duman tayo ng mga gawain. See? Hindi lamang yung, praise God, mag-isa ka lang sa bahay. Right now, we're still limited. But I believe, soon and very soon, papayagan na ulit tayo magtipon. Amen. Ilagay mo sa puso mo na lagi kong uunahin ang pagdalo sa mga gawain ng Panginoon.
See, fellowship on the truth and practice the word, what to say, and perform our duties as believers to repay His love for us. Suplihan natin na pagsamba ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. See? Sabi ng Barbaran, works is what you do in appreciation for God. Grace is what God has done for you. We don't work to be saved. We work, we show good works in appreciation for the grace that we have received from God. So yun po ang tamang understanding ng grace at saka works. Pangapat, fourthly, we should set our motives and objectives right in line with the word and to flee from evil. Lumayo naman din tayo sa masama at ang ating mga motibo at mga layunin sa buhay, siguraduhin natin angkop o akma sa salita ng Diyos. So that's how you improve your relationship with God. See, Barbara said, God will judge you according to your motives and your objectives. Kaya kailangan, lagi tayong mayroong malinis ng puso. At tamang, motibo. Amen. Ang ating motibo ay mahalin ng Diyos. Una, pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan po ang sabi ng Biblia. Panglima, finally, we should seek to pursue the love of God and this is the spirit na sa ating panahon in Laodicea. See, that's supposed to be the spirit that has to be manifested. Amen. Forbearing one another, forgiving those who trespass against us. So love your enemy. Love those, pray for those who persecute you. So I believe yan ang pinaka-finale na gusto ng Diyos na marating natin. Kaya mga kapatid, yan po ang paraan paano tayo lumapit pa. Higit pang, amen, makipag-relationship sa ating Panginoon. That is God's desire for us. Hindi gusto ng Diyos na tayo mapahamak. Hindi gusto ng Diyos na pahirapan tayo. Hindi gusto ng Diyos na na tayo ay paluin niya. Si gusto niya yung nakakasunod tayo sa kanyang kabutihan, sa kanyang kalooban. So we as Christian have to bear this in mind. Na ang Diyos, lahat ng mabuting bagay, ay yan ang desire niya para sa iyo. Amen. Sabi nga doon sa Jeremiah, na gusto niya yung end, a good end, yun ang ating marating. Amen. Praise God. So, kung kayo ay backslider, amen. So, umaga nito. Kayo man ay napalayo, kagaya ng prodigal son, ang kailangan lang ay manumbalik tayo sa Panginoon. Kailangan lang na turn back to God. A backslider is not lost. He's just out of fellowship. Kaya, kailangan mo, eto, sabi ni Barbara, if your heart begins to stray around and you know there's something that's happened, go back to the altar and say, Christ, renew the joy of my salvation. Marami ngayon, may salvation pero nawala na ng joy sa paglilingkod. Bakit? Because of the problems, clouded na yung kanilang kaisipan, na-focus na sila sa mga problema at sa alalahanin sa buhay, nakalimutan na nila na may Diyos silang maasahan. See, sabi rito ng prophet, go back to the altar and say, Christ, renew the joy of my salvation. Give unto me that love that I once had. Ibalik mo po sa aking Panginoon yung pag-ibig na dati na meron ako. Pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa gawain, pag-ibig sa mga kapatiran. See, it's leaking out, Lord. There's something I've done. Make me holy again. Meron ka bang nagawa na nagpalayo sa iyo sa Panginoon? See, talikuran mo yun. Bumalik ka sa Panginoon. If you've done something wrong, repent. Stand. Oh Lord, nothing I could do. I cannot quit this and quit that. I'm looking to you to take it out of me. Lord, I love you. So, kung meron ka mang bagay na hindi maalis-alis, isuko mo sa Panginoon. At hayaan mo siya magbago sa iyo. Praise God. Hallelujah. Tuloy natin, sabi niya, and walk away from the altar, a new person in Christ Jesus. Kapag sinurrender mo lahat sa Kanya, iniyak mo sa Panginoon ang lahat ng problema mo, then, a new person.
encouraged. You have been revived. You have been restored, strengthened after that. Then you won't have to depend on your church. You are depending on the Lord. Amen. You don't have to depend on your priest or your pastor. You're depending on the shed blood of the Lord Jesus, for by grace are you saved. Amen. Kaya mga kapatid, personal, individual relationship ito. Kahit nasaan ka, nasa bahay ka, wala ka man sa church, ang presensya ng Panginoon ay kasama mo. Hindi siya nawawala. Hindi kanya iniiwanan. Be assured of that. See, dapat ganun ang ating kaisipan. Kasi pag may problema dumating, yung iba tumatawag kay mami. Mami, mami. Daddy, daddy. Diba? Hindi po si daddy. Si Lord ang tawagin mo. Lord Jesus, help me. See, He is a very present help of times, in times of trouble. Hindi masama tumawag kay mami, kay daddy. Pero kung wala na silang magagawa, matatanda na sila. Diba? Praise God. Mga senior citizen na. So, si Lord, hindi ka pagkukulangin. Sigurado yan, mga kapatid. That's His promise. So, sabi rito ng prophet, but if you're a child of God, the worshiper once purged has no more conscience of sin. Ang tunay daw na naborn again, wala na siyang kaisipan na magkasala pa, na gumawa ng kasalanan. Malinis na ang kanyang konsyensya, na purged na. Says Hebrews, that's true. So, you cannot be a Christian, you cannot have the Holy Ghost, and run out and live in the world. Pag worldly ka pa pala, hindi ka pa pwedeng makipag personal intimate relationship with God. Kailangan talikuran mo yung mga bagay ng sanlibutan. Love not the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. These are not of the Father, but is of the world. Eh, what sabi niya rito, if the love of the world and the love of the things of the world is in you, the love of God is not in you. So, kung mas mahalaga pa sa iyo yung mga pagliliwaleo, mga bagay, mga gimmick, mga happening sa mundo, mga fashion sa mga kababaihan, mga makeup na yan, mga pabida-bida sa mundo, sinasabi ng Bible, wala pa sa iyo ang Panginoon. Magpabida ka sa Diyos, huwag sa mundo. Be a God pleaser, not a man pleaser. Amen. Praise the Lord. Yun po ang dapat natin gawin. Siunahin mo si Lord, and I believe na ang Panginoon ang mas importante. See, whatever man says about you, walang saysayon. Ang mahalaga na nasusunod mo ba ang Panginoon? Yun po ang importante. Kagaya sa mga kababaihan. Sabi ng 1 Corinthians 11, di ba? Na kayo ay magsuot ng mahabang buhok dahil yan ang karangalan ninyo sa harapan ng Diyos. Magsuot kayo ng pangkasuot ng pambabae, Deuteronomy 22:5. Ang babae dapat magsuot ng kasuotang pambabae at ang lalaki, panlalaki dahil sino man gumagawa ng magsuot ng ang babae magsuot ng panlalaki ay karumanduman sa Panginoon. See, the same way. See, kaya po lahat yan kailangan matutunan natin upang mapapurihan natin ang Panginoon. Okay, so, sabi niya dito, but if you examine your life by the Word of God, it shows you're living right down that Bible pages and you got eternal security. Ayan. Pag namumuhay ka pala, pinamumuhay mo sa salita ng Diyos na makakasiguro ka na mayroon ka eternal security. See, what is eternal security? Assurance na ikaw ay may buhay na walang hanggan. By their fruits you shall know them, sabi ng Bible. Kung kayo Kristiyano, yung bunga ng Espiritu ay susunod sa iyo. And there's nothing to be fearing about. Ang Kristiyano daw walang dapat ikatakot. What God promised, God will do it. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos, hindi kanya bibiguin. Amen. Praise God. I challenge, ito yung sabi niya, I challenge any person to take that. You just take that and walk with that word and watch what happens to you. Brother, it will bring to pass everything. God said so. Everything that God promised, it will happen. Yes, sir. Lahat ng pangako ng Diyos, panghawakan mo, then matutupad at matutupad yan. Amen. Yan po ang dapat natin unahin sa buhay natin.
ang kalooban ng Diyos. Sabi nga, not the will of your brother or your wife, your son or your daughter, but put the will of God first. And all those things will just follow through. The will of the wife, the will of the children, susunod na lang yung kapag nasunod mo ang kalooban ng Panginoon. So, nandiyan pa ba tayo mga kapatid? See, how many of you wants a closer walk? Sundin natin ang mga bagay nito. Amen. Sapagkat yan ang sinasabi ng Bible. So we now move on to the final admonition. Ito po ang sabi ng ating prophet. Now we are more than conquerors through Him that loved us. Amen. If you have a personal relationship with God, you are more than a conqueror. Lahat ng bagay maku-conquer mo. And give His life for us, being the royal seed of Abraham with the same Spirit of God in us that was in Him, we are more than conquerors. Every gate has been conquered for us. Lahat ng gate pala. See, kaya nga sinabi, upon this rock I will build my church, and the gates of hell can never prevail against it. Na-conquer na ni Lord lahat ng gates. Gates ng nakaramdaman, gates ng kasalanan. See, the only thing we have to do is possess it. It's already conquered. Amen? Sickness is conquered. Hallelujah. See, lahat ng karamdaman pala ay pinagtagumpayanan ng Panginoon. So, walang karamdaman na nagdapo sa'yo. Kapag na kay Kristo, mamatay mo, kasasama mo. Praise the Lord. Hallelujah. Death is conquered. Pati kamatayan ay napagtagumpayanan ng Panginoon. A Christian doesn't die anymore. We have eternal life. Paano ka mamamatay? May buhay na walang hanggan ka na. Marin yung katawan mo, yung 16 elements mo, bumalik sa lupa. Pero one day, amen, bago mag-rapture, kung ikaw man ay kunin ni Lord, pagdating ng rapture, bubuhayin ka na. At the sound of the trumpet, the dead in Christ shall rise. And we which are alive and remain shall be taken up with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, sickness is conquered, death is conquered, hell is conquered. Pati impyerno, pinagtagumpayan ng Panginoon. Jesus has the keys of death and hell. Nasa kanya ng susi ng impyerno at kamatayan. See? Everything is conquered. The grave is conquered. And we hold the key by His grace. Binigay na sa atin ng susi. Whatever we bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you lose on earth shall be loose in heaven. Pag Kristiyano ka, nasa kamay mo ang susi sa pagpapala ng Panginoon. Take care of. Sabi nga ni Lord, sino mang makasakit, malakit sa inyo, mas mabuti pa talihan sila ng lubid sa liit. At lagyan ng malaking bato sa dulot, ihulog sa kalaliman ng dagat. Kaysa masaktan nino man ang mga maliliit na tulad ng palatayan sa atin. We are well protected. Jesus, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Praise God. Kaya sabi rito, are you afraid to speak them in the law and say, I come in the name of Jesus Christ. Whatever you do in word or in deed, do it all in the name of Jesus Christ. And everything will come to its place. Sabi niya rito, ask the Father anything in my name. Gamitin yung pangalan ni Jesus Christ sa paghingi ng anumang bagay. See? Because that is the name above all names. In the name of Jesus, see, devils tremble. At the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that He is Lord of Lords and King of Kings. Sabi niya rito in conclusion, I love Him. Masasabi ba natin sa umaga nito, I love you, Jesus. I love you, Lord. We must have that personal relationship with God. He loved you so much that He died. He gave Himself for you and me. And it's our turn now to give our service, to offer as living sacrifice, holy, sabi ng Bible, acceptable unto God. So yan po ang inihiling ng Panginoon sa atin. Mamuhay na tayo na may kabanalan, mamuhay tayo na may paglingkod, katapatan sa Kanya, may devotion sa Kanya, and I believe everything
will be granted, will be provided in this journey of ours to the promised land. So God bless you, mga kapatid. So magandang ko, purihin natin ang Panginoon. Salamat po siya. Mahal ka niya. Mahal din natin siya, mga kapatid. Yan na yung tinatawag ng pag-ibig na banal. Amen. I would like to call on our musician as we want to sing a song. Amen. Let's sing this song. I'm anchored in Jesus. Ako ay naka-ankla. Ako ay umaasa sa Panginoon. Ako ay nagtitiwala sa